Hello guys, ngayon po ay magluluto po ako ng lugaw. Almusal, ang amin po almusal ay lugaw lamang. Ang lugaw po na gagawin ko ay mayroon pong Genseng, ito, dalawang dakot na Genseng. Yan, dalawang dakot na Genseng. Tapos, itong gagawin kong lugaw, isang buong manok na hindi nagkasya sa kaserola. Ang laki na nga na ginamit ko, hindi pa rin kumakasya. Kailangan siguro malaking kawali. Ayan, hindi na kumasya. Lumampas yung kanyang hita. Mamaya paglambot niyan, hiwain po lang sa mga ilalagay. Pagkatapos po, ilalagay ko na itong bigas. Alam mo, salpo po ito, ha? Hindi po ito. Parati kong sasabihin sa inyo na ito pong ginagawa ko ay pagkain namin po. Hindi po ito pang negosyo. Sineshare ko lang kung ano kinakain ko. Ito po yung pagkain ko sa umaga. Kung ano maisipan. Yan. Mamaya po, pag malambot na ito, saka ko na lang po siya hiwain. Lumampas po siya sa kasirula eh. Yan. Isang buong manok. Natural po yan ang manok. Pinabili ko dun sa asawa ko. Insam daw, insam. Ayan, nagsasalita pa siya. Insam. Ibig po sabihin na insam agency. Yan. Sana maluto ka na at nang lumubog ka na dyan. Yan, dyan po. Ilalagay ko na po ito, mga Genseng. Yung mga nakakaalam sa Genseng dyan, ito po ay pwede po siyang ilagay sa wine. Ilang taon na ba ito na Genseng na ito, hindi ko natanong. Ito po yung Genseng. Nilalagay po ito sa wine para siya, ano, inumin. Nakakaano daw po ito, yung nakakaigil ng may sakit. Sa mga sakit-sakit yan. Yung asawa ko ay niregaluhan din yung mother ko nito eh. Nung pumating siya sa Pilipinas noon. Ito yung pasalubong niya, mga Genseng. Mayroon pa sana itong dechu eh. Hindi naman siya bumili ng dechu. Ito na lang ang binili niya. Mga Genseng. Ang agad-agad niya pumunta sa palintip. May nakita daw siya isang truck na nagbenta ng Genseng. Inano niya agad, greenab niya. Nakabili siya ng madami-dami. Lalagay niya daw sa wine. Yan. Kasi hintay po natin yan. Kumulo na kumulo. Kailang kulong-kulo. Para mahati na ito. Parang palubog na siya. Oh. Paglambot niya natin. Ha? Murago. Nilagyan ko na rin po siya ng senggang, ginger. Tapos itong pagkarami-rami, garlic. Yan yun po yung garlic. Itong isa, hindi ko nakunan ng ulo. Inalis ko lang yung mga dulo-dulo na nangingiti. Ayan. Alisin ko pa ito. Ito, inaalis kaya yan. Inalisan ko yung minitira pa. Yan. Maraming bawang. Tapos sibuyas na isang buo. Itong sibuyas na to, kasi wala man itong mga lasa, kaya isang buo na lang nilalagyan na sibuyas. Yan. Kasya na siya. Bayaan ko yung siya magkulo na magkulo dyan. Pakuliin. Ganyan lang siya. Tapos asin. Patis pala para masarap.
Pero ito, kinakain lang kasi nila ito nang walang kanin. Ito, gusto nila ito, hiwain lang. Tapos isasawsaw lang sa asin. E ginilagyan ko kaya ng bigas para galing lugaw. Kahawig din sa atin. Kahawig naman sa atin, lugaw. Ayun, lumabas na ang oil niya. Oh, may sarili siyang oil. Oh, yung kanyang manok. Ganyan lang siya. Tapos lalagyan lang ng dahon. Yung spring onion. Ang alamusal namin. Lapit na siyang maluluto. Walang dicho. Yung favorite ko na dicho. Ayan, pero malapit na siyang malubog. Gusto kasi nila, kinukuha ng buo. Kailangan malaking-malaking kawa palang ginagamit dito. Hindi sinagka siya sa aking kaldero. Ano ba yan? Kalaki-laki ng kaldero ko. Hindi pinagka siya. Ito yung ginagamit ko pag nagtatabirak ako eh. Yung binignit. Yung marami yung binignit. Ginataan, malagkit. Saka na ako magmamalagi. Ayan. Masarap na yan. Yan po, yan. Mamaya po, pakita ko po kung paano nila yan kinakamay. Ay, po yung tubig dito kasi nakalamig lang. Mahirap pag malamig. Pati yung tubig ay malamig. Kaya ang ginagamit yung tubig ay inig. Nakapasok ako kuminsan. Tignan ko nga ito. Okay na. Lubog ka na. Di pa. Lubog kita. Ayan. Kumasya na po siya. Pinutol ko talaga yung legs. Yung legs na yun, pinutol ko at siya'y nakausli. Kasyang-kasya na siya ngayon sa akin. Kasirol. Alam ba yung ginseng na yan? Kapait-pait niya. Pero pag nakasama na siya sa mga kanin, masarap na rin naman. Pero mapait talaga yung ginseng na ito. Masarap. Mapait. Mapait. Ang pait-pait. Lugaw na. Ang lugaw na masarap. Sa akin yung pakpak para kung saan-saan ako lilipad. Tapos, isang ganitong patis ang ilalagay ko para masarap. Patis.
Ayan, ang patiis na masarap. Ang masarap siya talaga. Tapos, lalagyan ko siya ng paminta. Ayaw pa naman nila ng paminta. Sila pala dito, mahilig sila sa sili. Pero, hindi sila mahilig sa paminta. Minsan-minsan lang, ito po yung paminta. 100% pure, black pepper. Aba, inaano ko ah, pinopromote ko itong kanila. Ito po kasi ang gamit ko mula noon hanggang ngayon. Yan po yung jangyongchung. Yan. Pati po sa ano nila, yung mandu, yung dumpling, ito din na brand ang inaano ko. Ito rin po na brand ang ginagamit ko. Yung mga dumpling, yun po ang gusto ko. Ito na dumpling. Pati po yung mga kim. Meron din po silang mga ano eh. Mga kim. Iyan na brand po ang ginagamit ko. Pinopromote nito sila. Ayan, masarap na yan. Lalagyan kita ng paminta. Isang katutak na paminta ilagay ko sa iyo. Ayan, isang katutak na paminta. Kasi alam niyo po, yung paminta dito ay hindi malasa. Ewan ko, ang mga panlasa nila, matatabang. Parang natatabangan ako sa mga lasa nila. Kahit dagdagan. Pero yung patis po ang alat, isang ganito lang, isang sandok na patis ang nilagay ko. Ayan po. Ayan na po yung legs. Ayan yung legs. Wow, legs! Yung legs ang pataba. Ang taba-taba ng legs. Yan na talaga ang legs. Ayan ang legs. Naniluto na. Isang legs lang kakain ko dyan at saka isang pakpak. Tapos yung asawa ko nakakain dyan sa marami na yan. Kasi siya nag-request nito eh. Yan, Genseng. Ito po yung kakainin ko. Yung hita lang. Tapos yan naman sa kanya yan. Yan. Kali siya na. Ito yan, sa kanya yan. Isang lugaw. Isang mangkok na lugaw. Isang bowl na lugaw. Yan eh. Yan, hinihiwa-hiwa niya ng pagkain. Oo, napiri daw yun. Kasi kita yun. Itatapon yung liit. Very old ito kita. Tapos ito yung susawan. Ay, ito yun hindi. Sesame. Sesame oil. Yan, yun. Very old ito. Ganyan po. Tapos isasaw-saw lang dito sa sesame oil. Tapos, yan. Yan ay pagkain namin sa umaga. Yan. Yan.